Okay guys, narito yung aking yung aming microwave, totally walang power, brownout. I think something wrong with this. So nakita ko lang may nag-spark sa loob. At napansin ko yung mismong naka-connect sa thermostat na parts, yun yung nag-spark. So lagi bumibigay yung aming fuse, yung breaker namin. For some reason hindi ko alam kung ano ang ano ang problema. So na-find out ko yung either yung fuse chineko ko at saka yung thermostat. So kaya nag-ended up bumili ko ng fuse ito. Tapos bumili ko ng ganito yung klaseng ko ano, thermostat. So ilalagay ko ngayon, pero bago ang lahat kailangan kung kayo gagawa, make sure na hindi naka-connect or naka-disconnect yung power cable ng microwave para safe. Okay, so hinanda ko yung aking tester, so and then yung screwdriver para buksan itong microwave, but let's see kung ano ang makikita natin. Okay, sandali. So sa makatwid, akala ko, iniisip ko bumili ng bago, so it will cost us $554 plus tax sa bago na katulad nitong microwave. So medyo a little bit expensive na klase ng microwave. This is a Samsung. So like I said, ang gagawin natin, open natin dito. Open ito para tapos merong for sure merong mga metal sa loob. Tatanggalin natin 'yan para makita natin yung thermostat at palitan natin. At the same time, check na rin yung fuse in case na gumibap na rin. So hopefully everything will be done by sooner na hindi na magdamay ng ibang parts pa. At kung meron man, so kailangan bumili pa ng more parts. So hope, we'll keep hoping na yun lang ang medyo ang bumigay. Okay, so bear with me. So ibababa ko muna yung aking camera, then I'm gonna open the whole panel. Okay, thank you. So ito yung panel na kailangan alisin. Inalis ko na yung screw. So alisin na yun. Ayun. So ganyan yung forma niya inside. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung screw nito. Then meron sa ilalim. Then pati ito kailangan matanggal para ma-expose yung papalitan natin parts. Okay, sandali. So ito na yung panel, ito yung pinaka control niya, control panel. So pwede nang tanggalin. Natanggal ko na yung tanggal ko na yung kwan, yung kanyang mga screw. So ganyan siya. So ito tatanggalin pa rin natin para so meron ding thermostat diyan, dalawa. So hopefully hindi gumibap yung dalawa na yun. So meron thermostat dito na switch thermostat. Okay, just a minute. So natanggal na natin yung screw, so pwede nang i-release itong part na to. Ayun. Ayun, release na. So makikita natin, ito yung sinasabi ko na papalitan yung, yan, teka, buksan natin yung ilaw, ito, so tatanggalin natin yan dyan, ito yung forma niya, so kailangan palitan, tatanggalin natin to, then ilalagay yung bago, so hopefully hindi na siya nagdamay ng ibang kwangyad. Otherwise, bibili pa tayo ng ibang parts. Okay, barley me, and then mabalik ako sandali. Okay guys, nailagay ko na. Ayun na yung bago. Ito na yung luma.
So, ang gagawin natin, kukuha natin itong fuse, che-check natin kung okay pa. Sige. So, che-checkin natin yung fuse. Itong isa. Ayan, nag-work pa. So, okay pa itong isa. Hindi bumigay. So, ito. Wala na talaga. Nag-brown out na, busted itong isa. So, ang gagawin natin, pareho natin silang papalitan para to make sure na okay. Na hindi na tayo pagpapalit tayo. Total, matagal naman na yung fuse na yan. So, mabalik natin dito. So, ito yung isa. Dito. Maluwag. Okay, naikabit na natin yung bagong fuse. Ayan. So, hindi ko maipakita sa inyo habang pinipicturean ko o binibideo ko kasi isa lang yung kamay ko. So, ayan na. Nailagay ko na. So, all you have to do, just put it back all everything and hope for the best na okay na siya. Isasaksak natin. Then, hopefully, gumana na siya. Okay? So, there you go. Ibabalik natin itong panel, pero bago yan, yun muna ang isa. Ito. So, kailangan may sistema dito. Kasi, kailangan i-squeeze mo siya, i-squeeze siya nung kuha na yun, ayan. So, kailangan nasa loob siya. Tapos, ayan. Yung kuha na yun, pinakatiti, kailangan mag-connect siya. Yun. So, pwede na. Screw na lang. Screw natin dito. Medyo masikip na. Tapos, ibabalik natin itong panel. Yun. Naisaksak ko na. So, all we have to do, just put this screw. Hirap pala ng isa kamay. So, dapat yung isa sa ilalim. Ayan. Kasi kung bibili ka ng isa nito, cost you at least 555 plus tax. So, itong nagastos ko so far, it's only $48 altogether sa Amazon. So, ilalak natin yung screw. Ayan. Ito. Tapos ilalagay natin dito, itatight natin itong screw dito. Ayan. Ayan, that's it. So, huling-huli,
itong cover na to. Ayan. Gotcha. So, okay na. So, paanda rin natin kung mag-work. Sandali ha. So, ayan. Nailagay na natin yung panel. So, checkin natin kung isasaksak natin, okay? Let's go close natin. Ooh, that's a moment of truth. Sasaksak natin ngayon. Oh my God! It's working! Wow! It's working! Look at that! Oh no! So, gumigiba pa rin yung kanyang pinto. So, namamatay, oh. So, hindi worth it. So, kailangan bumili pa ng ibang gamit. Okay? Isn't it? So, hi guys! Ito, hindi pa rin nag-work doon sa binili kong pyesa or parts. So, I was wondering kung bakit every time na isasara o bubuksan, doon nawawala yung power. Doon nagsisort circuit. So, tinignan ko itong mga switch dito. Merong isang hindi bumabalik. Ito siya. So, dapat kasi pagka kagaya niyan, ito yung hindi bumabalik, yung isang ito. So, na-fix ko. Tapos yung isa, yan, nag-work. Nakita niyo, nadinig niyo yung tunog, yung pang isa. So, dapat lahat sila nagpa-function. So, hopefully, this fix the problem. So, palagay ko ito yun. So, tatry ulit natin. So, hopefully, ito na yung sagot sa problema. Okay, thank you. Ayan guys, naibalik ko na. Ayan yung butas niya na pinapasukan nito. It's a big deal sa kanya kung hindi lahat ng switch ay bumabalik. Nag-automatic kung dapat siya shutter. Pero yung isa, napansin ko dito, na-stuck siya. Hindi siya bumabalik. Kaya itong pinix ko. So hopefully it fix the whole problem. Okay. So let's see. So sinaksa ko na ito. Tapos nagka-oras siya. See? No, naitama ko na yung oras. So nag-work na siya. Yan, may ilaw siya. Hindi na namamatay. Okay. So yan lang pala ang problema niya. Yung switch. So, pwede mong buksan yung fan. Gumagana siya yung fan. Tapos, gusto mo mag-heat up, let's say 12 minutes. Yan, nag-work na siya. Save the money, man. Hopefully, you guys too. So, try na to fix first. Palakasan lang ng loob, then you save your money. Huwag muna kayong bumili ng bago kasi it's easy to buy one, the new one, pero kung mapipix, why not, di ba? O, sige, sana good luck sa inyo na gusto rin mag-experiment ng inyong, basta tandaan nyo, anytime na gagawa kayo ng electronics, kailangan unplug muna. So, para to make it safe. At the same time, may mga power, mga high voltage itong microwave. So, make sure na naka-unplug, tapos leave it unplugged for at least 30 minutes para sure na wala nang kuryenteng umiikot sa system para safe kayo. Hindi naman kayo mamamatay doon sa pag nakuryente kayo ng mga capacitor niya or high voltage kuha niya, pero magugulantang kayo at kahit pa paano, baka mamaya pag gulantang nyo
matamaan niyo yung talim na bagay ng microwave, so masugatan pa kayo. Okay, Doc. So, have a nice day sa lahat. So, ito si Randy saying good luck. Thank you for watching.